在很长时间里，没有受到任何国家的质疑，不符合事实。 Kakapasok lang na balita, may malaking patibong ang China. Ulat ng war expert, pinagbantaan na kasi nila tayong lahat. Tapos makikiusap pa sa war expert. Batay naman sa mga nagsidati nga na balita, nakikiusap ang China na pumayag si BBM sa inilatag na kondisyon. Hingil sa huhukayin nila ditong gas. Total China naman daw nagmamay-ari doon. Ngunit si BBM nagalit dito sa China dahil lang kakapal. At bigla sila pa nagmamay-ari ng gas doon. Batay pa sa Pangulo, hindi siya papayag sa China ng mauuna pa sila dito sa gas at sila pa maglalatag ng kondisyon. Eh sila itong gustong mag-joint exploration sa gas, samantalang nakikihati lang sila noon. Eh kung titignan lang naman daw soberanya, Pilipinas lang naman daw talaga nagmamay-ari doon. The sovereignty and the sovereign rights in our territorial jurisdiction remains a key in all of these talks. And we cannot compromise the territorial integrity of the Philippines. Ngunit ayon kay Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin, China ang unang nakadiscover sa gas. Kaya maghuhukay na sila sa South China Sea. Hindi yung sasabihin pa ni BBM sa international na hindi sa China ang gas sa West Philippine Sea. Eh kung usapan lang naman daw unahan, nauna na ang China sa South China Sea. 中国最早发现命名和开发利用南海诸岛及相关海域。 最早开始秉持去和平有效的对南海诸岛及相关海域行使主权和管辖。二战后，中国政府依照开罗宣言和波茨坦公报。早在1948年，中国政府就正式公布了南海断续线。菲方声称中方把断续线内海域都据为领土，这是对中方立场的蓄意歪曲，不符合事实。 Ngunit babala ng AFP, subukan lang ng China hukayin dito ang gas nang di pumapayag si BBM sa West Philippine Sea dahil talagang i-activate daw nila reserves ng Pilipinas pag nakompromiso ang depensa sa may norte. We need to actually activate yung ating mga reserves nationwide kasi in cases of emergency, kailangan ma-upgrade or ma-intensify yung defense posture natin sa norte. Yung pag-train natin ng mga reservists is part ng compliance ng ating Philippine Navy. Sa panandalian, kasalukuyan namang nagsasagawa dito ang militar ng simulated security situation o yung kunyari ang may sasakop ditong ibang bansa tapos de-depensa militar sa Pilipinas ngayon. Ngunit hindi tinukoy kung anong bansa at kung sinong bansa pinaghahandaan ng Pilipinas ngayon. Kumbaga sinisimulate mo yung possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Ito po ay ginagawa natin para maensayo po ang mga units natin sa bagong tungkulin nito na i-defend ang ating lupa. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.